unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw po, Sir Chris. Pasensya na po at ngayon lang nakapag-update. Naging abala po kasi ako noong nakaraang linggo kasi malapit na po yung final exam namin. Kaya huwag na po tayong magpaligoy-ligoy at simulan na natin to. Karanasan po ito ng mama ng lola ko nung 18 years old pa lamang siya. At bago naging manggagamot ang mama niya, ay kapos po talaga sila. At ang alam lang nitong trabaho ay ang mag-ani ng palay sa bukid. Para hindi po kayo malito, si Lola po ay ang panganay at unang anak sa naunang asawa ng mama niya. Nang magkaedad si Lola, ay tsaka pa ito nag-asawa ulit. Araw-araw po ay ganoon ang ginagawa ng mama niya. Nagtatrabaho sa bukid, uuwi para kumain at balik ulit sa bukid. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, kahit na kay Lola, ay may tinatagong lihim na aral ang mama niya. Isa daw sa mga miyembro ng Diwataan ang mama niya. Pero niminsan ay hindi daw ginamit ng mama niya ang tinatagong lihim. Pero aktibo po ito sa lahat ng gawain at pagpupulong sa grupo nila. Hanggang sa isang araw, yung pangalawang asawa ng mama niya ay nakabili daw ng baboy. Buntis daw ang baboy na ito at naging maayos naman ang pag-aalaga nila hanggang sa mga anak ito. At makalipas lang daw ang ilang buwan, dito na daw nag-umpisa ang lahat. Ganoon pa rin ang gawain nila, si Lola sa gawaing bahay at sa baboy, at yung mama naman daw niya ay sa bukid. Yung stepfather naman daw niya ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Pero tatlong beses po ito umuwi sa isang linggo. Isang hapon, nang matapos sa gawaing bukid ang mama niya, at nang hapon ding iyon, ay nagkaroon ng biglaang pagpupulong ang mga kasamahan ng mama niya. Nag-alay daw ng dasal at samot-saring pagkain ang pinuno ng nanay niya sa isang malaki at nagniningning na balete. Matapos iyon ay nagkanya-kanya daw silang umuwi. At nang dahil mas malayo ang bahay nila, ay matagal-tagal rin daw ang nilakbay ng nanay niya sa loob ng gubat. Ang tanging liwanag lang daw na inaasahan ng mama niya noon ay ang ilaw daw na nanggagaling sa buwan. Habang siya ay naglalakad, marami daw siyang nilalang na nakikita sa paligid niya. Pero pinagwalang bahala niya iyon sa kadahilan ng alam niya na kaibigan ng mga ito. Nang makababa na daw siya sa bukid at tinahak na ang daan patungo sa bahay nila, bigla daw siyang napahinto nang maamoy ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmula sa tangkal ng baboyan nila. Alam niya ang amoy na iyon at hindi siya pwedeng magkamali. Dahil ganoon rin daw ang naamoy niya nung wala pa daw siyang alam sa mga lihim na aral at nang pinagbubuntis niya ang pinakapanganay na anak niya, pero hindi ito nabuhay. At nang silipin daw niya ang tangkal na iyon, ang ina na lang daw ng mga alaga niyang baboy ang nakita niya. Subalit, wala na itong buhay. Hindi niya rin daw mahagilap ang mga anak nito dahil ni isang bakas ay wala. Simula din daw noon ay hindi na sila nag-alaga pa ng baboy. At isang araw, hindi daw pumunta sa bukid ang mama niya at siya na rin ang gumawa ng mga gawaing bahay dahil may lagnat si Lola.
Pumunta daw ang mama niya sa ilalim ng bahay upang labhan ang mga tambak na labahin. Kinukuha niya ang mga damit doon nang bigla daw siyang nakakita ng puting daga. Hinawakan daw ito ng mama niya at kinausap tungkol sa buhay niya. Maya-maya lang, biglang nagbago ang anyo ng daga na iyon. Naging isang kulay puti na diwata na paiba-ibang mukha. Simula din daw ng araw na iyon ay nagbago ang buhay ng mama niya. Biglang naging mas malakas ang paniniwala nito sa hiwaga ng mundo natin. Naririnig daw ni Lola na may kinakausap ang mama niya paminsan-minsan pero hindi niya ito nakikita. Sabi ni Lola ay maliit ang boses ng kinakausap ng mama niya na parang bulong lang pero matinis ng konti. Hanggang sa dumating ang araw, yung kapitbahay daw nila ay namatayan ng anak at hindi kaagad nito nabalitaan ng mama niya dahil may gawain pa ito sa bukid. Makalipas daw ang 5 oras ay nabalitaan daw ng mama niya ang balitang ito. Gusto daw ng mama niya na makatulong pero hindi niya alam kung paano kaya kinausap nito ulit ang kaibigan niya. Kaya pumunta ulit ito sa bukid upang kunin ang 3 tangkay ng dahon na pinapakuha ng kaibigan ng mama niya. Nang makabalik daw ang mama niya ay kaagad niyang tinungo ang bahay ng kapitbahay nila. Nang makarating ito sa patutunguan ay walang sabi-sabing isinagawa ng mama niya ang ritual na itinuro ng kaibigan ng mama niya. At lumipas lang daw ang 1 minuto ay nabuhay daw ulit ang bata. Nang makabangon daw sa kinahihigaan ng bata ay biglang nagulat ang lahat ng taong nandoon, lalo na yung mga gumagawa ng kabaong. Nagsibulasan ng lahat sa gulat nang masaksihan ang pangyayaring iyon. Simula din noon ay naging tanyag na daw ang mama ni Lola bilang isang manggagamot sa lugar nila. Kahit sa ibang lugar daw ay umabot ang pangalan ng mama niya. Yung iba ay nagbibigay daw ng pera pero hindi ito tinatanggap ng mama niya. At kung meron mang mamilit na magbigay ng bayad ay ibinabaon niya ito sa lupa. Pero hindi lang po doon nagtatapos ang karanasan ng mama ng lola ko. Isang araw, maaga pa daw sa maaga nagising ang mama niya. Hindi naman ito ganoon dati pero simula nung araw na nakilala daw ng mama niya ang kaibigan, ay madaling araw na ito nagigising. Kaya ayun, nagising daw ang stepfather ng lola ko at nakitang wala na doon sa higaan ang asawa niya. Hinanap daw ng stepfather niya ang mama niya pero hindi niya makita. Pumunta daw siya sa bukid at doon huminto kasi napagod na siya. Hanggang sa hindi kalayuan, nakita daw ng stepfather niya ang isang babae na nagwawasiwas ng itak sa ere na parang nakikipagbuno. Pero wala daw nakikitang kaaway ang stepfather niya. At alam daw niya sa sarili niya na asawa niya iyon at hindi daw siya nagkakamali. Akmang lalapitan na daw sana ng stepfather niya ang nanay niya. Ngunit, "Huwag kang lumapit dito kulas kung ayaw mong madamay." Kasabay ng pagsigaw daw ng mama niya ay nakita ng stepfather niya na may tumulong dugo sa itak na kanina pa iwinawasiwas ng mama niya. Matapos yun, sinabi daw ng mama niya na napatay niya ang demonyong aswang na ang may mga kakayahan at may alam lamang ng lihim na aral ang siyang makakakita nito. Dito na po nagtatapos ang kwento. Pasensya na po kung sakaling hindi man nakakatakot. Marami pa daw pong karanasan ang mama ng lola ko. Ngunit ito lang po ang pinakatumatak. Taong 2018, ay namatay po ang mama ng lola ko. Hindi rin po tinanggap ni lola ang pamana nito bilang manggagamot. Ngunit kahit man namatay ang katawang lupa nito, ay nakikita pa rin namin ang mama niya
Opo, tama po kayo nang narinig. Nakikita po namin ito dahil kahit namatay ang katawang lupa nito, nandito pa rin ang kaluluwa niya. Isang beses lang po ito sa isang buwan nagpapakita sa amin. Kasama po nito ay ang kanyang gabay at maraming salamat po sa pagbabasa at pag-aayos ng kwento ng mama ng lola ko. Sir Chris, maraming salamat rin po sa mga tagapakinig na naglaan ng oras. Mapakinggan lang ang kwento na ito. Mabuhay tayong lahat at patuloy lang ang buhay. Huwag po nating kakalimutan na manalangin sa Panginoon. At sa kasalukuyang panahon po, si Lola ay isang sikat na nagtitinda ng bibingka sa purok namin.